hanggang sa kasalukuyan ay isang malaking usapin pa rin sa larangan ng pananampalataya, lalo na sa mga nag-aangking Kristiyano ang itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman lingid sa atin kung ano ba ang pamosong itsura niya o representasyon na masabi nating nagiging standard, pagaman hindi naman eksakto. Ito yung malarakstar na long hair na balbasarado. Pasintabi sa ating mga taga-subaybay kung makakahagip tayo ng paniniwala ng ilan. Dangan nga lang kasi na kailangan nating magbatay sa mas malapit sa katotohanan pagdating sa usaping pananampalataya. Bakit nga ba nakilala ng karamihan ang long hair at balbasaradong imahe ni Jesus? At meron ba talaga siyang litratong na iwan dito sa mundo? Marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Sa totoo, matagal na panahon na rin pinag-aaralan kung ano nga bang tunay na itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming mga mananaliksik, mga historian at mga scientist ang pilit na umaalam dito. Kaya nga lang bagaman ganoon na nasa modernong panahon na tayo sa ngayon, ay masabi pa rin nating hindi pa rin ganoon ka-accurate ang nagiging resulta ng mga pag-iimbestiga. Nasanay na kasi ang mga tao na nakikita ang itsura ng ating Panginoong Hesukristo na poging-pogi, isang matangkad na Caucasian na merong tantalizing eyes at napakaamong muka. Yung tipong ginampanan nga nitong si Jim Caviezel sa Passion of the Christ. Ganitong-ganitong itsura ang tumatak sa karamihan na makikita rin natin sa mga estatwa, sa mga painting at sa kung saan-saan pa. Kamakailan lamang ay mayroong pag-aaral na isinagawa para alamin nga ang itsura ng ating Panginoong Hesus. Ito ay ng retired medical artist mula sa University of Manchester na si Richard Nick. Ayon sa kanyang pahayag, ang itsura daw ng Panginoong Hesukristo ay ganito raw. Ayon ito sa kanyang forensic anthropology research na ginagamit din sa pag-solve ng mga kaso o ng mga krimen. Ayon din sa kanya, ay malayong malayo raw talaga ang typical na itsura na ating nakikita sa paligid sa tunay na itsura ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin sa litrato na medyo may kaitiman at meron ding maitim at maiksing buhok. So malayong malayo talaga sa Caucasian look na ating nakikita sa mga drawing at sa mga palabas sa TV at sa mga sinihan. Sa tulong ng ilang mga scientist na Israelita ay pinag-aralan nila ang ilang mga kalansay ng mga kalalakihan na nahukay sa Israel mula sa kapanahunan din ng ating Panginoong Hesus. At pinagsama-sama nila ang mga imaheng ito hanggang sa makabuo sila ng isang imahe na sa tingin nila ay aakma nga sa tamang imahe ni Kristo. Hindi na natin palalalimin pa sa parting ito dahil hindi naman tayo forensic expert. Pero bukod sa pagbabatay nila sa mga kalansay o sa mga bungo, ibinatay din nila ang kanilang pag-iimbestiga sa ilang mga artwork na nahukay din sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga tinignan nila yung mga hulma ng muka ng mga Israelitang nabuhay nung panahon na yon para nga magamit nila bilang batayan. Pero sa kabila na may lumabas na resulta sa pag-aaral na iyon, hindi naman nangangahulugan na talagang iyon nga ang eksaktong muka o itsura ng ating Panginoong Hesukristo. At kung pag-uusapan naman ay kung bakit naman sa panahon natin ngayon ay naging guwapings o tila isang rakista naman ang imaheng tumatak sa karamihan. Nung panahon na nasa lupa ang ating Panginoong Hesukristo para tubusin ang kasalanan ng mga tao at magdala ng mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama. Dito ay siguradong nakita siya ng mga taong naging lingkod ng Diyos o nang maging tagasunod niya. Kabilang dito yung mga apostol. Alam nila ang tunay na itsura ng ating Panginoong Hesus. Pero dahil wala namang naiwang physical na litrato o pinta o estatwa o kung ano pang sinasabing itsura ng Panginoong Hesus na nag-exist o na-preserve. Kaya naman sa paglipas ng mga panahon, sa mga sumunod na henerasyon ng mga Kristiyano, ay nag-imbento na lang sila ng itsura ng ating Panginoong Hesus. Ito ay dahil wala naman silang pagbabatayan. At doon sa tagpong iyon, tuluyang nagsipaglitawan na ang iba't ibang bersyon ng mga itsura ng ating Panginoong Hesukristo.
Ang mga ilang bersyon ay sinasabing na ikukumpara pang araw sa mga Roman Emperor. Pero bago pa iyon, ay alam nyo ba na marami pang mga nahukay o mga natuklasang mga sinaunang imahe ng Panginoong Hesus na hindi naman pala long hair at hindi naman balbasarado. Katulad halimbawa ng natagpuan sa Syria, sa lugar na kung tawagin ay Dura Europus. Kung saan dito ay may mga painting silang nakita na short hair at beardless ang imahe ng Panginoong Hesus. Sinasabing ito ay mula sa 3rd century Common Era. At ang lugar daw na yon ay naging kanlungan ng mga sinaunang Kristiyano. Sa lugar na iyon ay makikita ang mga drawing na nagpapakita ng ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Yung paggawa niya ng mga himala at ang pangangalaga niya sa mga tupa bilang isang pastor. At bukod sa mga natagpuang imahe na to sa Syria, ay meron pa palang mga sinaunang imahe na nagpapakita ng maiksing buhok at walang balbas na si Jesucristo. Isa naman dito ay ang sinaunang kabaong na tinatawag na Concordius Sarcophagus. Dito ay pinapakita rin ng ilang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus nang nasa lupa pa siya. At dito ay nakita natin na kahit nung unang panahon pala ay may mga imahe na pala ang ating Panginoong Hesus na nagpapakita na maiksi ang buhok niya at wala siyang balbas. E saan nagmula ang imaheng long hair at balbas sarado? Saan nagmula ang kaisipang ito? Ayon sa mga pag-aaral ng mga historian at ng mga eksperto, una ay nagmula raw ito sa kaisipang si Jesus daw ay isang philosopher dahil nga sa paggawa niya o pagtuturo ng mga kabutihan. At dahil nga wala naman siyang imahe na naiwan dito sa mundo, ay inahilin tulad na lang siya sa mga imahe ng mga Griyegong philosopher tulad ni Apollonius of Tyana at itong si Socrates. At bukod dito, ay ang sinasabing pinakamalapit daw sa katotohanan kung bakit nga nangyaring nagsipaglitawan ang sinasabing imaheng long hair at balbasarado. Ito'y dahil si Jesus pala ay inihahalin tulad ng mga sinaunang Kristiyano sa isang Diyos. Kung paanong sa mga itsura kasi ng mga mitolohiyang Diyos ay nagpapakita ng isang long hair at balbasaradong lalaki na nakaupo sa trono. Dito nila itinulad ang ating Panginoong Jesus. At sinasabing more specific ay sa mga Diyos na sina Jupiter, Serapis, Neptune at Asclepius. Ito yung mga makapangyarihang Diyos na long hair at balbasarado. Pero alam naman natin na mga Diyos ito ng mga Griego at ng mga Romano. Dito nga sinasabing inihahalin tulad daw ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo. At ang imahe na sinasabing pinakamalapit sa lahat ay ang isang painting ng isang Greco-Egyptian god na si Serapis. Ito'y matatagpuan sa Payum sa Egypt na sinasabing nag-exist mga bandang 200 ng Common Era. Bukod dito ay may matatagpuan din dito sa Payum na isa namang wooden figure na tumutukoy din sa Diyos ng mga Griego na si Serapis. At bukod sa mga Diyos na ito ay kinukumpara din ang ating Panginoong Hesukristo sa sun god na si Helios. At ang mga nangyaring pagkukumparang iyon ay ang nagdala sa paglitaw ng mga makabagong imahe ng ating Panginoong Hesus na kung totoosin pala ay siguradong hindi niya talaga tunay na itsura. Nagtataka ka ba kung bakit walang itsura o imahe ang ating Panginoong Hesukristo? Alam mo ba ang kasagutan? Ito'y dahil mismong ang ating Panginoong Hesus ay ayaw sa mga ganong bagay. Dahil nga ang mga bagay na iyon ay pwedeng mauwi sa pagsamba sa mga larawan. Kaya naman mapapansin mo sa kasaysayan, kahit pang mga archaeologists ay nagtataka kung bakit wala man lang daw silang nahukay ng mga artifacts na itsura nga ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay nasa atin na kung paano natin titignan ang puntong iyon. May kanya-kanya tayong paniniwala. Basta ngayon ay alam na natin kung saan nagmula ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo na nagkalat sa kung saan-saan. Pero isang nakakatiyak tayo, Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman kung naikumpara siya sa mga Diyos, ay tama lang naman iyon dahil siya naman talaga ay isang makapangyarihang Diyos. Muli maraming salamat sa inyo mga paos sa inyong pagsama sa ating video sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong klaseng mga topic, maaari kang mag-subscribe dito sa ating channel.
Just hit the subscribe button at ang notification bell nang sa ganun ay updated ka sa mga ipopost nating mga video. At kung mahilig ka naman sa mga kwentong nakakatakot, meron tayong Tinig PH Stories. Palike at pa-follow na rin ang ating FB page. Muli, maraming salamat sa inyo mga paos. At para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!